Hi guys! Welcome back to my channel! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mapapabilis ang ating Globe Home Prepaid Wifi. Prepaid Wifi. Before kasi, medyo nag-aalinlangan din akong bumili ng Globe na Wifi kasi nga, medyo mahina talaga yung signal dito sa amin. Dahil wala na din naman akong choice, so tinry ko na din siya. And yun na nga, nung gagamitin ko na siya, wala kang makikitang ilaw doon. Tapos, talagang as in nagre-red siya. So, nag-search ako ng paraan or ng way kung meron pa ba kung paano siya mapapabilis. Kasi syempre, sayang naman yung bili mo kung hindi mo siya magagamit, diba? And yun na nga, may natutunan akong hack na isi-share ko ngayon sa inyo. At kung gusto niyo yung malaman, just keep on watching. Guys, ganyan siya kabagal. Halos wala siyang signal dito sa amin, sa bundok. Sa bukid. So, gagawa natin siya ng paraan para makasagap siya ng mas malakas na signal. So, speed test muna natin. So, ayan, nakikita nyo, error, meaning mabagal talaga siya. Okay guys, punta lang kayo sa web browser nyo, sa Google Chrome, or kaya naman dito sa Safari. And then, i-type niyo yung IP address na 192.168.254.254. So, ayan. Then, dito tayo sa login. So, kung hindi niyo pa napapalitan yung username and password niya, ilagay niyo yung default na username. I-type niyo lang, lowercase lang na user. Then, yung password niya at L03E1T3. So, makikita nyo yan sa ilalim ng modem nyo. Log in. Okay yan, antayin lang natin. Next, click natin tong dito sa advanced settings. Yan. And then, i-click natin tong DHCP. Yan. Next, palitan natin yung mula dun sa router. Yan, palitan natin siya ng frequency. Frequency. Yan. And then, pag nandyan na kayo sa frequency, makikita nyo yan, meron dyang band 3, band 28, band 40, and band 41. So, ito guys, nakadepende to sa location nyo. Kung malakas ba yung sagap ng signal sa lugar nyo, so, dun siya nakadepende. I-try natin na speed test sila lahat para makita nyo lang yung differences nila. Pwede nyo ding i-try dyan sa lugar nyo. Start tayo dito kay band 3. Click nyo lang yung apply, then okay. So, magre-restart yung network nyo. Then, pansinin nyo yan guys, yung signal sa taas. Yan. Then, speed test natin. Connecting. So, ayan, nataas na siya. Two. So, itayin lang natin. $2.58 ang download niya. $2.58 Mbps. And ang upload niya ay 4.62. So, ayan, nakita nyo. Screenshot natin para mamaya i-pagko-compare natin sila. Ayan, save lang natin. Then, balik tayo dito sa ating dashboard. Ayan, so itry naman natin itong si Bond 28. Apply, then okay ulit. Ayan, magre-restart ulit yung network natin. So, nagkakaroon siya ng signal. So, i-try ulit natin speed test. Go.
Very promising yung ano niya, oh. Mataas, pabilis. So, nakikita niyo, ang download niya ay 8.24 Mbps. So, tingnan natin tong upload niya. Gaano ba siya kabilis? Ang upload niya ay 14.8 Mbps. So, ayan. Ang ating bond 28. So, balik tayo sa ating dashboard. Screenshot lang natin. Yan, para makita natin mamaya yung difference nila. Mapag-compare natin. Then, balik tayo sa ating dashboard. So, dito naman tayo sa bond 40. Click apply, then okay. And pansinin nyo guys, nung signal natin sa taas. So, halos wala siyang laman. Yan. Pero, try natin siyang speed test. Speed test natin. Hintayin lang natin. Yan, nagko-connecting na. So, medyo matagal siya compared dun sa dalawa kanina. So, meaning poor talaga yung internet connection niya. Itong band 40. So, balik tayo dito sa ating dashboard. Try naman natin tong last, itong band 41. So, ayan, parang negative din si band 41. Pero, speed test na din natin. So, wala din si band 41. So, ang ipagko-compare lang natin, si band 3 and band 28. Ayan, kitang-kita, si band 3 may 2.58 Mbps download and 4.62 Mbps upload. While si band 28 ay may 8.24 Mbps download and 14.8 Mbps upload. So, kitang-kita na mas lamang si band 28 dito sa amin, syempre. So, itry nyo kung ano yung mas okay sa lugar nyo. So, isaset ko siya kay band 28, syempre. Apply, then okay. I-restart ko lang yung network niya. So, pansinin nyo guys yung signal sa taas. So, from 0. Yan, loading lang siya. From 0, yon naging 4 na siya. So, meaning, medyo bumilis na siya. Nagkaroon na siya ng pagbabago, unlike kanina. So, tingnan natin yung modem. So, ayan. Kitang-kita nyo naman yung difference. Unlike kanina, halos wala siyang signal. So, ngayon, nagti 3 bars na siya. Nagpo-4 bars din siya actually pag malapit siya sa bintana. Mas advisable talaga pag malapit siya sa window. And, ayan. Pwedeng-pwede na siyang gamitan, lalo na yung mga nag-online class. Yay! Good luck! So, ayun guys, sana may natutunan kayo. And if you like this video, don't forget to click like button. Kung bago ka dito at hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. And click mo na din ang bell para ma-notify ka lagi sa mga new uploads ko.